Have you ever led someone on? Yun, what do you ask? Gagawa niyo ba minsan na squeal yung secret ng friend mo sa ibang tao? Worst thing that a guy has done. Mild dunk? Have you ever led someone on? Yun, what do you ask? I have. But it was bad. I was young and siguro hindi pa ako fully mature. Yeah, hindi pa ako mature. Yeah. And siguro I thought it was gonna be a good thing, but then it turned out to be something. Yikes. Yeah. Yung ganon. So young. So I was younger. I was young eh, so wala pa akong idea kung ano ba yung love. Wait, I have when I was young. And it's bad. Bad yun. Bad yun. Don't do that. Meron din. Pero batang-bata pa ako. Gano'n ka ba? Gano'n ka 12 years old? Kung 17 na ako, siguro mga 3 years ago. Ganun. So, una start kami, MU, ganyan. Call, ganyan. No, alam mo, di ba? Ito yan? Tita, alam mo ba may kay MU siya na 14 years old siya? Para panood ko ito, may message ko siya mamaya. Ayun, tapos, MU, ganyan, call. Pero patago, lahat patago, pati yung mga ano. Ngayon hindi natago. Hindi natago kasi alam mo din. Pero, 3 years ago. So, baka nakamove on na siya, nakamove on na rin ako. So, ayun. Hindi mo sure? Baka nakamove on ka na? Ay, nakamove on na ako, syempre. Pero hindi ko lang sure sa kanya. So, parang yung usap namin, hinto-hinto, ganyan. Tapos, every month, kaya nababalik siya, tapos makawala siya. So, parang... Ganon din ako. Kaya kasi parang ganon, kasi on and off. Ano kasi, parang naboboring din ako. Inconsistent. Tapos, ayun, gusto niya daw ako, ganyan-ganyan. Tapos, syempre, kunyari, pakipot ako. Sabi ko, hindi kita gusto. Pero gusto mo? A little bit. A little bit. Siyempre, dapat pakipot ka ba din kahit a little bit lang. Ay, ikaw. Feel ko, oo. Sino? Nareklayo mo sa akin. Usap tayo mamaya, ha? May kakausapin lang ako, ha? Oo, feel ko, oo. Sino? Ang kulit na! Mali mo kasi madalas siya, di ba? Feel ko we make the same mistakes and then we learn from them. Yeah. From it, and then hindi na natin ulitin kasi alam natin nakakasakit tayo ng tao. Bad ending. Bad ending, opo. Kasi ang pangit ng feeling nung... I think it's just an infatuation. Yeah. You know that feeling? Oo. Tapos kapag tumagal na, you're gonna be like, oh... Hindi pala. Hindi pala. So parang... Nagsisisi ka na ginawa mo yun, pero at the same time, naawa ka rin dun sa tao. Well, you know it's your fault, pero wala na. At least natuto naman. Natuto naman, yeah. Natuto ka. Dapat din nauulitin yun. If you don't like the person or if you're not sure with your feelings, then stay put ka muna. Don't do anything. Yeah. Tama. Ako, hindi. Kasi hindi ako nagpapakita ng emotion or ng interest sa tao if ayoko talaga. And that's what I'm taking care of. Kasi lagi ko yung sinasabi talaga, kahit sa guy mismo na ayoko tapasahin. And I let him know na hindi ako ready, ganun. So, if I did let someone in my life, ganun, sure ako, ayoko nang pagpaasa ng tao. Aww. Love it. Ang guli. Ang gay. Gagawa niyo ba minsan na squeal yung secret ng friend mo sa ibang tao?
May nangyari na ba sa inyo? Mami na kayo. Chum. Sino ang sasagot? Ako, sinasabi ko sa mami ko. Ang best. Secret. Secret ng mga best. No, pagka if it's somewhat involved, kung involved ako, or if it affects me, or na, or parang so, that secret of, yung secret ng kaibigan ko na yun, na-affect siya, and naawa ko, ganon, and I don't like how it's affecting her. I get affected, and then that's when I tell my mom na, oh, this happened, ganyan, ganyan. As oh, parang a way then to ask kung paano, kasi di ako sobrang galing magbigay ng advice. Yeah. And sometimes, not always naman, okay, mag-alala. Not always. So I would like ask my mom kung paano ko ba i-approach yung ganun. Ako direk, makakalimutin kasi ako. So most of the time, pag may sinasabi sa akin, 3 days after, hindi ko na alam. That's why most of my friends sinasabi sa akin kasi nakakalimutan ko eh. Oo. Sobrang makakalimutan ko pa naman. Lahat mo nang kismis mo sa akin, hindi ko na alam. Kapag din eh. So kapag nagkukwentuhan kami, sis, naalala mo yung... So, mag-start na mula, simula. No, so, simula na lang nagkukwentuhan namin. Kaya diba kanina, hindi niya kilala ko sino yung prep, yung sino yun. Pero nakwento niya sa akin yun, hindi ko lang kilala. Ganun din ako, same lang. Hindi ko rin naalala. Ako never ko talagang sinasabi. Kasi and I feel like if your friend trusted you with the secret, mm-hmm. lalo na if it affects her mentally, yeah. tama ba? Mm-hmm. Then wag mong ipagkalat. Kasi yeah. she or he trusted you with it. So, tago mo na lang sarili mo. Mm-hmm. Tapos kwento mo sa iba. Ayan ah. Ipamarinate ko muna. Marinate mo muna sa sarili mo. Tapos pasod. Sa'yo na lang yun. Ipasod mo sa iba para di mo makalimutan. Kwento nyo na lang joke sa lang. Aso nyo or sa pusa. So, basta mag-promise ako, hindi ako sinasabi. Basta nag-promise ako sa tao, hindi ko sasabihin. Pero, alam mo yun, natatrap ako minsan sa situations na I feel like the other person has to know. Especially if it's just an allegation, parang ganun. Iba naman kasi yung secret personally ng tao sa sinasabi niya about someone else. Yeah, chismis. Yeah. Yung mga so, ganun. mga ganun, parang I feel like person has a good heart naman and he or she deserves to know. So parang ganun. And kung anong sinasabi ko, kaya ko naman sabihin to the person, to their face. Siguro yung mga secrets na dapat hindi sinishare talaga yeah. sa iba is yung mga trauma person, ng kaibigan. Yeah, yung personal. Yung nangyayari sa family, ganun mga ganun. Because it's not your story. Yeah, to tell. It's not your story to tell and you don't have the right. That's true. You're not right. Pero if it's, yun, natatrap lang ako sa ibang situations na like... Yung may, kunyari, like, you hear a chismis from yeah. your friend and then tungkol dun to sa kilala mo rin na hindi naman talaga siya ganun. Mm-mm. Yun yung pangit na, ano, I feel like lahat naman tayo ganun. Kasi it could ruin friendships yeah. then. If you don't sort it out with a person, if, oh, promise, di ko sasabihin, may ikaw pala, nasasaktan ka na rin and may natatago kang galit if you don't let it out. So, you just have to be upfront about it. Yes. It comes to stuff like that. Pero a no-no is when you just expose someone for their secrets na about sa life talaga nila. Mm. Yeah. Tama. Worst thing that a guy has done. Mild dang? Worst thing. That a guy has done. Dang? Siguro kung nagsabay kami. Kilala niyo ah. Wala lang! Kilala mo ba? Kilala niyo ba? Hello? Sasabihin ko sa kanya. Congrats. I'm happier now. More than ever. Ooh. As you should. Yun lang naman. Sino ba? Worst thing. Pwede yun. Ayan. Ikaw muna. Ako? Parang wala pa naman. Parating pa lang. Hindi, wala pa naman. Kasi mabait naman lahat ng mga kausap ko. Oo. Mapili kasi ako eh. Mapili ako. Sana ulit hindi napapadpad sa anong lalaki. Mapili ako. Tsaka ako yung mas... Mas ano. Kasi hindi ka naman mag-fall sa lalaki kung hindi ka nila... nililead on the bottom. Yeah, oo. Oh. Yun yung masama dun eh, kasi syempre nag-invest ka ng oras sa kanya, tapos nag-invest siya ng oras sa'yo. You try to reciprocate, diba, yeah. yung time and but effort. By the end of the day, hindi pala siya ready. So,
At the end of the day. So, ano yung 2 months? Nako! Ano yung 2 years? Lumalabas na lahat. Ano yung 2 years na yun? Gusto niya spicy eh! Oh, ano yung spicy drop? Oo naman. Hindi na may magdata-time. Okay lang yung worst day. Andy. Yung pagiging toxic, like controlling what I should wear, where I should go, who I should be friends with. Even like I'm friends with these people na. Yeah. Pero ayaw niya pa rin na maging friend ko sila. Because? And I don't know why. Pero friends sila. And sobrang controlling lang and nagmamanipulate, nanggagaslight, gano'n. Kaya siya may mali, parang ipapapil niya na, hindi, kasalama yan, ganyan. Ay, ganyan siya. Yuck! Yuck! X. Yun. Bad yun. Bad. Next. Ayana! Why are you doing what is it? Okay, yung magda-name drop naman. Siguro yun nga, like controlling what I would wear, where I would go to, who I would talk to, and manipulating me, lying to me. And yung worst kasi pagkilala ng family mo eh, di ba? So I think that was the worst pain of all. Kasi kilala ng family ko and ayun, I just felt so betrayed. Monkey guilt trip. You betrayed me. Copyright. Monkey guilt trip. Yung parang ano, he's gonna point it out on you, pero parang sabay bawi, ganun. And then, ayun, parang nabulag ako somehow. Kasi, I really fell for it. Yeah. I fell for all of it. Hindi mo kakainit sa mga lalaki eh. Pag gagaling silang mag-gaslight, kami namang mga babae, ang bilis mag-gaslight. Bilis mag-gaslight. It's not our fault. Pero, no, the thing is kasi, I took the time. Yeah. To really actually, know. You took the time kasi lalo na ako, if I have trust issues and you know that I have the trauma, then I would take the time to really know. But then minsan, hindi talaga eh. Minsan, mabibigla ka pa rin. Naloko pa. So it's really hard to tell. Basta, you never ever let anyone give you value or validate you. Only you have the right to validate yourself. Exactly. Period. And you do not let somebody else's inability to see your worth make it like a measurement of how you see yourself. Ano nangyari dito? Oh my god. Nose bled. Anyways, that's it for the Marites challenge. I hope you guys enjoyed kasi madaming Marites sa inyo. And here's the Marites. Wag lang sobrahan ah. Marites. Marites. Ay, hindi ko alam nangyayari sa kanila direct. Sobra ako lang sa kape. Magaling ka nga sa science. Before you like, share, subscribe, and share. Before you share, subscribe. Please don't assume things. That's right. You don't assume things. Okay. That is not assume anything. And you do not know everything. Yes. Only us. Only us. No, something. Comment kya, because we love to see your comments. We love your comments. Anyways, don't forget to like, comment, share, and subscribe! Thank you! Bye, Swatis! And Taco.